Summer feels na raw sa summer capital of the Philippines ayon kay Joyce. Opo, unlike po dati na sobrang lamig po. Medyo mainit po. Kahit malamig po pero parang medyo mainit pa rin po. May 2 ngayong taon naglabas ang pag-asa ng El Niño Alert o labis na tagtuyot. Maaari raw itong tumagal ng halos 8 buwan pataas. Kaya naghahanda na ang Office of Civil Defense Cordillera sa posibilidad ng pagdating ng malalakas na mga bagyo. Mas malalakas na pag-uulan kasi ang isa ring epekto ng El Niño. Mahirap timplehin yung klima natin dito. Mainit sa baba, very humid, and then biglang magkakaroon ng isolated thunderstorm. What happened in 2018 is after July, August, tuloy-tuloy yung ulan, di ba? Because of, it was induced by the habagat. And then, what do we expect? Saturated ang lupa. So what will happen next? Maaari raw maging dahilan ang init ng panahon para magkabitak-bitak ang lupa. Ang mga ito ay maaaring pasukan ng tubig kapag umulan. Kung pag-aaralan daw ang kanilang historical data, maaaring maulit ang naging trahedya ng Bagyong Umpong noong 2018 sa Cordillera. We'll be talking with the local government units para wag na maulit yung nangyari ng Umpong. No? Because similar incident happened, if you will look at the history ng ating mga El Niño and Habagat. No? Yun ang ina-anticipate natin, kaya yun ang pinaghahandaan natin at pinagpaplanuhan. No, ahead. Muli naman nilang pinaalalahanan ng publiko sa kahandaan sa anumang sakuna. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.